So in this topic, no, introduction to differential equation. So dito po ay explore natin kung ano ba yung bumubuo dun sa differential equation. Okay? Paano ba natin ina-express or paano tayo or ano-ano ba yung bumubuo dun sa tinatawag na solution ng differential equation? Paano ba natin i-express, no, yung differential equation? Paano mag-formulate? And we will have some applications, particularly po dun sa families of curves. Ayan. So, yan po ang magiging kabuuan ng ating lecture natin for today about po sa introduction to differential equation. Ayan. So, una natin nga alamin, ano bang ibig sabihin ng differential equation? Okay? So, let's take a look at its definition. So, when you say differential equation, it is an equation that contains derivatives or differentials. So yun po ang ibig sabihin ng differential equation. Kapag ang isang equation ay naglalaman po ng mga derivatives or differentials, ibig sabihin nun, maituturing na po natin siyang differential equation. At meron po tayong dalawang klase, ordinary and partial. So actually throughout dito sa ating course, ang magiging scope ng ating discussion natin is more on po sa ordinary differential equation. So dito po sa ordinary differential equation, it involves only one independent variable. Anong ibig yung sabihin doon? Ibig yung sabihin, yung derivative po ng isang variable ay nakadepende lamang po sa isang variable. Okay? For example, itong mga equation na ito. So, di ba pag sinabi nating y prime, ano po bang ibig sabihin nun, guys? Pag sinabi nating y prime, di ba ang ibig sabihin yan is what? Derivative ng ano? Derivative ng y with respect to x or in terms of x. So, ibig sabihin, itong klase ng differential equation na to ay meron po siyang derivative na kung saan nakadepende lang siya kay x or in terms of x. At si x, siya po yung magiging independent variable natin. Okay? Then si y, siya po yung magiging dependent variable. Okay, actually, itong equation na to, guys, no, yung x minus y, y prime is equal to 0, can be also expressed as x minus y, tapos yung y prime, gawin mo siyang dy over dx, pwede naman po yan. Or, pwede rin naman po na, since kung may dx ka sa may denominator, pwede mong i-multiply both sides by dx. Or pwede mo siyang i-multiply both sides by dx, or pwede siyang maging x dx minus y dy, is equal to 0. Yan. So, yan po yung mga iba pang forms nitong differential equation na ito na nandito. Okay? So, pwede nyo rin pong gawin yung, kunyari, kung may denominator man, so, para matanggal po siya, kailangan i-multiply mo lang both sides by that denominator. Ayan. Okay? Then, dito naman po sa may arg dh over dr plus 2h is equal to 0. So, yung arg naman ang magiging independent variable. Ibig sabihin, nakadepende lang po ang derivative ng h in terms of r. Then, ganun din, kahit second derivative po. So, pag sinabi natin y double prime, ibig sabihin yan, d square y over dx square, di ba? Yun ang pag sinabi natin second derivative, di ba? Okay? So, yun ba rin naman? So, kumbaga hindi nawawala dun sa mindset natin kung paano po i-express yung derivatives. Okay? Pwede siyang in terms of derivatives or in terms of differentials. No? Ayan. So ito, yan po mga ilan sa mga example ng mga differential equation na kung tawagin natin ay ordinary na may encounter ninyo throughout this course. Okay? Ayan. Ngayon, pagdating naman sa partial differential equation, it contains partial derivatives. So, are you familiar with partial derivatives? Familiar po ba tayong lahat dun sa partial derivatives na sinasabi? Or first time nyo lang pong narinig? Yan. So kung first time nyo lang narinig, well, kailangan natin itong i-discuss. Okay? Hindi ko pa naman sa ngayon madi-discuss. No? Kumbaga, madi-discuss natin siya dun sa isa sa mga topic natin kapag dumating na tayo dun sa differential equation solution o yung paghahanap ng solution sa differential equation. But for now, alamin muna natin ang ibig sabihin ng partial derivative.
pag sinabi natin partial derivative, it is a derivative of a certain function that depends or with respect to one or more variable. Ibig sabihin, let's say you have a function of u or meron kang a function na u. So yung pag kinuha mo yung derivative ng u, kung halimbawa ang u ay naglalaman po ng x and y. So yung u kasi natin dito is a function of x and y. Naglalaman po siya ng x and y. So kapag kinuha mo yung derivative, hindi po pwede na sabay sila. Kumbaga, kailangan isa-isa lang. Kailangan meron kang tatawaging partial derivative ng u with respect to x, and then partial derivative of u with respect to y naman. No? So yan ang gagawin mo. Sir, paano po ang gagawin dyan? Okay, ganito yan. Pag partial derivative ng u with respect to x, no? Partial derivative of u with respect to x, ang gagawin lang po natin dyan, syempre, i-derive mo lang yung may x. Lahat ng may x. As is, i-derive mo lang po siya. Pero, y will become constant. Okay? So at least para mabigyan ko na kayo ng idea kung paano po yung magiging atake kapag pumunta na tayo dun sa kailangan natin gamitin si partial derivatives. Pag kumuha ka ng partial derivative of u with respect to x, yung x, i-derive mo as is. Pero yung y, iti-treat mo lang siya bilang number. Parang kagaya lang po ng ano, number. Constant. Kasi, you're just getting the derivative of u with respect to x lang. Kaya si y, parang magiging constant. Kaya kung halimbawa, meron dun sa function ng u or dun sa function ng u na meron kasama, kunyari, may minus 2y, tapos kailangan mong hanapin yung partial derivative ng u with respect to x, so magiging 0 yun. Kasi ititreat mo siya as constant. Okay? The same goes with kapag yung partial derivative naman po ng u with respect to y, so ididerive mo as is with respect to y. Tapos si x will become constant naman sa pagkakataong iyon. Okay? So at least nabigyan ko na kayo ng mindset or idea kung ano ba yung ine-expect natin pagdating po sa pagkuha ng partial derivatives. Yan. Okay? So those are the types of differential equation. Okay? Now, punta naman tayo sa order and degree. Ayan. When you say order, that is the highest derivative. Again, tandaan natin, order, highest derivative. Now, what about sa degree? Ang degree, hindi ka magdedepende sa pinakamataas na exponent na meron sa equation. Hindi po. Magdedepende ka sa kung anong degree nung highest derivative. So, bale, para makuha mo ang degree ng differential equation, nakadepende ka sa order or sa highest derivative. I hope klaro tayo dun sa part na yun. Okay, for example, we have this equation. Yan. So, we have this equation. So, ang order niya is third. Bakit third order, guys? Bakit siya third order? Bakit kaya? It's because of, yes, the highest derivative here is third. Ayun, no? Obvious naman, di ba? Okay. Ngayon, yung degree, kung ano po yung exponent ng order. Ngayon, tingnan natin yung order natin, itong derivative na to, yung third derivative. Meron pa po ba tayong ibang nakikitang number bukod dun sa 3? Meron pa ba tayong ibang nakikitang number bukod sa 3? Okay, meron pa ba tayong ibang number na nakikita dun sa dito sa third derivative? Wala na. Again, ulitin ko po ha, ang degree, nakabase ka sa order. Hindi ka nakabase dun sa entire equation. Kahit sabihin mo meron kang 2 dito, kahit siya yung pinakamataas na exponent, hindi siya magiging degree ng differential equation. Because the degree will depend on the order. Not on the equation. Or the entire equation. So kaya dito, wala po tayong nakikitang exponent dito sa third order or sa third derivative. Kaya, ang degree niya ay first. Yan, first lang. Okay?
Kasi, kumbaga, ang dating nito, naka-raise po sa 1 eh. Yung third derivative. I hope, malinaw tayo sa part na yun. Okay? Third order, first degree. Now, let's have some practice or let's have some examples. Obtain the order and the degree, if possible, of the following differential equations. So, meron tayo ditong letter A, meron po yung naka-radical, letter B, meron tayo exponential, no, yung derivative, naka-raise po sa E, tapos sa letter C naman, ayan, okay, and then sa letter D, ganyan po yung mga equation natin. Okay, so ngayon, ano kaya yung magiging order and the degree nitong mga susunod ng mga differential equation to? Let's find out with this one. Okay, so sa letter A, the answer here is second order, third degree. Okay. Letter B, third order, undefined degree. Letter C, fourth order, first degree. And sa letter D, third order, second degree. So, bago natin i-discuss yung A and B, no, kasi medyo unusual, yung letter C and D, ito madali lang po ito kasi mapapansin naman natin kaagad. Madali natin siyang mapapansin. Fourth order, ayan, highest derivative. And ano ang kanyang degree or exponent? That is first. Ayan. Dito naman, it is very obvious na third order ito. At dahil siya lang pang tanging derivative dito sa equation na to, kaya madali na lang din natin alaman ang kanyang degree. Okay. Now, what about dun sa dalawa? Sir, bakit ganun? Sa letter A, bakit bakit third degree? At sa letter D, bakit undefined degree? Sir, bakit kaya ganun? No? Bakit ganun yung naging approach dun sa dalawang items natin? No? Bakit yung isa, second order, third degree, yung isa naman, third order, undefined degree? It is because kailangan, meron muna tayong rules na gagawin. Okay? So, rules. Number one, kailangan wala pong radicals pagdating sa differential equation. So, you should remove the radicals. Okay? Lalo na kung ang radical or kung lalo na kung yung mga derivatives po ay nasa loob ng radicals. Okay? Next thing is kailangan po matanggal ang derivatives, okay, from being an exponent. Diba yun yung napansin natin dun sa number 2 or sa letter B, diba? So, nasa exponent yung derivative. So, kailangan matanggal muna siya doon. Kasi wala naman tayong exponential na kung saan yung exponent niya, derivative. At ang pangatlo, kailangan matanggal yung derivatives of the derivatives from the denominator. Kung halimbawa, naka-rational function po siya. O naka-fraction. Kailangan matanggal muna natin itong mga to bago tayo mag-determine kung ano ang degree. Sa order, walang kaso. Kasi madali lang naman mag-determine yan. Sa degree lang naman po, usually nagkakatalo. Okay? So, paano ba yung sa number 1 natin o sa letter A? Di ba sabi natin, we have b squared y over dx squared equal to cube root of cube root of cube root of 1 and ayusin ko lang yung sulat na so cube root of and 1 plus dy over dx and squared, no? So yan yung ating given. So sabi ko nga, kailangan matanggal na natin yung mga differentials or derivatives sa radical. So what we are going to do is to get the cube both sides. Ayan, cube lang natin yung both sides so that we can have this one. So para maging d squared y over dx squared raised to 3 is equal to 1 plus dy over dx. Ayan, squared.
Kaya po, ang naging resulta natin ay this is second order, third degree. Okay? So, ganun lang pala, sir. Dapat pala, bago namin i-determine kung anong degree, kailangan masimplify muna namin. Okay? Now, dun sa letter B, we have xe is to dy over dx, okay, being equal to or plus d squared yun. Oh, sorry, d cube. Cube y over dx cube plus 2 is equal to 0. Okay. So, ang pinakamagandang gawin, guys, is first, i-transpose muna natin yung d cube y over dx cube plus 2. So, bali, pag dilipat mo siya, magiging negative of d cube y over dx cube plus 2. Ayan. And then after that, ililipat mo yung x. So, you're going to divide both sides by x so that you can have this, the negative 1 of x, tapos d cube y over dx cube. Okay? And tapos, kailangan yung e natin, matanggal natin siya. Itong e na ito. So, ang tanong, paano po natin tatanggalin yung e? No? Paano ba natin siya tatanggalin? And any idea kung paano natin tatanggalin si e? And ito, yung e, paano ba natin to aalisin? Sir, no? Familiar ba tayo dun sa mga inverse operations? Well, kung baga, kung may plus, may minus. Kung times, may divide, di ba? So, what about yung sa e? Ano naman yung kanyang counterpart? Yan. Okay, yan yung paggamit ng hindi ganyan. Hindi po iterative dy over dx, hindi po. Okay, ano ba yung counterpart niya? Yung kung meron po kayong mga calculator dyan sa inyo, no? May mga malapit kayong calculator dyan. Doon yung malalaman kung anong inverse ng e. O ano yung ano niya, opposite. Yeah, that is, yes. Gagamit po tayo ng natural logarithm. Okay? So, mangyayari ngayon, so, i-apply ko yung ln both sides, ln, okay? Kasi lalagay ko lang dito yung ano, yung ating mga expression. So, both sa, i-apply natin. So, you have, kasi kinakailangan po kasi mawala exponent yung ating mga derivative. Yan. Okay, then after that, okay, so itong ln at saka e, cancel. So, ang matitira na lang ay dy over dx equal to l of negative 1 over x tapos d cube y over dx cube plus 2. So, sa pagkakataong to, no, although meron kang disorder, third order, no, you have that third order, pero since yung third derivative ay nasa loob ng isang natural logarithm, kaya siya naging undefined ang kanya ang no? So, kailangan muna, guys, kasi, di ba, nakaano naman siya, nakaayos naman, na yung third order, okay naman siya, sir, ang yung third derivative. Pero po, kinakailangan munang matanggal natin tong ina ito bago natin malaman kung ano ang kanyang degree. Okay? So, usually, pag mga may yan, usually talaga, undefined talaga ang degree. Pag may mga ganitong eksena, no, may mga e na nakagit sa exponent. Kasi, di ba, napaka, parang unusual, di ba, na may derivative, tapos yung derivative exponent, di ba? So, unusual siya, kaya hindi siya po pwede. Okay? So, karamihan yan, madalas, yung mga ganitong klase nga differential equation, although, madali mong ma-determine yung order, pero ang degree, hindi po. Usually, undefined yan. Pag mga ganyang equation, no? Ayan. Okay? Now, going back, dun sa ating So, I hope na medyo naliwanagan po tayo tungkol dun sa pag-determine natin ng degree ng differential equation in particular.
So, isa pang goal na kailangan nyo rin gawin is kailangan po, kung yung derivative po ay nasa denominator, kailangan po matanggal natin siya doon. Okay? At magagawa lang natin yon pag minultiply natin. Kumbaga yung parang sa ano, yung sa ginagawa nyo pag nagsusolve kayo ng equation, yung LCD, di ba yung parang ganun ang dating nun eh. Okay? Now, let's go now to the solution. Ayan. Ano ba yung pag sinabi nating solution ng differential equation? Pag sinabi nating solution, ito po yung sagot. So, ito yung sagot dun sa differential equation. Sir, paano natin sasagutan yung differential equation? Paano natin siyang isolve? By means of integration. Okay? By means of integration. Kasi dito, kailangan natin matanggal yung mga derivatives. And ano ba yung paraan natin para matanggal yung derivatives? Diba, integral? So, kaya ganun ang gagawin ng ating approach. Magsusolve tayo ng mga iba't ibang differential equation by means of integration. At kinakailangan, of course, syempre, any kind of function naman yan. So, still, ang sagot pa rin naman natin dito kapag kinuha natin yung solution is equation pa rin. Okay? So, for example, ito. The equation d squared x over dt squared plus k squared x is equal to 0. Okay? Has the solution. Okay? X is equal to a cosine kt plus b sine kt. So, ito yung ating given na differential equation. Pero ito daw yung sagot. Kapag sinolve yung x. So, kung mapapansin natin dito sa sagot, meron siyang k. So, of course, yung k na yan, nasa given yan. Okay? So, nasa given yan. Ngayon, ang unusual dito is bakit may letter A at bakit may letter B? So, sino sila? Sino yung mga yan? Sino yung A and B na yan? Okay? Sila po ang mga tinatawag nating mga ano? Sila po ang mga tinatawag nating arbitrary constants. So, ibig sabihin po, in-assume lang natin na sila ay mga constant. Okay? Pero syempre, kapag nag-set po tayo ng conditions, let's say, di ba may sinabi siyang condition na kapag ang value ng t ay kunyari 0, tapos ganitong value ng x, madali mo siyang mahanap. Okay? Madali mo siyang mahanap kung ano ang value or ano ang magiging numerical value ng a and b kapag may sinet na initial conditions. Okay? Ngayon, other answers na po pwede rin dito, pwede rin po tayong gumamit ng, instead ng A and B, pwede rin po tayong gumamit ng, kunyari, pwede natin siyang express as X equals C1 or C sub 1 tapos cosine KT plus C sub 2 and sine KT. Pwede rin po yan maging answer para dyan sa differential equation. So, hindi lang naman po nalilimit yan sa letter A and B eh. Pwede ka rin gumamit ng C1, C2, C3. Ayan. Okay. Ngayon, obserbahan natin maigi. Anong meron dun sa given na differential equation natin? Ano pong napapansin nyo dun sa ating given na differential equation? So, ang nakalagay is t squared x over dt squared. Ibig sabihin nun, siya ay, anong klaseng differential equation nito guys? Itong given na ito. So, ordinary, yes. Okay, ordinary, tapos, anong order? Anong order? Diba, nabanggit na discuss lang natin kanina yung tungkol po sa order. So, ano po yung order? Second order. Ngayon, meron siyang sinasabi dito. Kung ano ang order, siya ang magdi-dictate kung ilang arbitrary constants. Okay, ngayon, tignan natin yung solution. Ilan ang arbitrary constants natin? And ilan ang arbitrary constant? Dalawa. Kaya kung ano ang order, halimbawa, second order, ang magiging bilang mo ng arbitrary constant, dalawa. Kapag first order, dapat ang makita dun sa sagot mo, isang arbitrary constant lang. Okay?
pag third order, tatlong arbitrary constant. Okay? Yan. So, yan po yan. So, sundin lang po natin itong sinasabi. Kung anong order, siya ang magdi-dictate kung ilang arbitrary constant. Para at least, pagdating natin dun sa pagsusolve ng mga first order differential equation, ang dapat lang na makita natin doon, isa lang ang arbitrary constant. Okay? Isa lang. Ayan. Okay? Ngayon, yung pinakita natin kaninang solution, no, yung ito, yung kanina, yung may C1, C2, o di kaya A and D, ay tinatawag kong general solution. No? Basically, that is a solution that involves number of distinct arbitrary constant na magdedepende po sa order ng differential equation natin. Okay? So, yun po ang pagsinabi nating general solution. Ngayon, we have this particular solution. Ngayon, pag particular solution, kailangan mo nang makuha kung ano yung value ng arbitrary constant base doon sa given na initial conditions. Okay? So ngayon, for example, we have this example dito. Ayan. The general solution of the equation xy prime minus 2y is equal to 0 is y is equal to cx squared. Okay. Paano natin nasabi na ito talaga ang solution or general solution nitong differential equation natin? Paano natin masasabi na okay yan o tama? Na ito ay ito talaga yung solution niya, guys. Paano natin masasabi? Okay. Unang-una, ilan ang arbitrary constant ng general solution natin? Ta. Kaya kung isa lang yung arbitrary constant ng general solution, dapat yung equation na dapat na pinanggalingan niya or kung halimbawa magsasolve ka ng differential equation, dapat hanggang first derivative lang dapat. Or first order dapat ang differential equation. Okay? Yan. Ngayon, kapag may sinet na pong given na, kunyari, given yung x na 1, given yung y na equal sa 3, all you have to do is substitute dito sa ating general solution, i-substitute mo yung y na 3, i-substitute mo yung x na 1, then solve for c. And kapag sinolve natin si c, ang makukuha natin is 3. Therefore, the particular solution will be y is equal to 3x squared. Ganun lang naman po yung magiging atake natin pagdating po sa particular solution. Kapag may sinet pong initial values, then saka natin hanapin kung ano yung mga magiging values or value ng arbitrary constant. We will now go to the formulation of differential equation. So, paano po ba bumuo or mag-come up dun sa differential equation? So, dito guys, ang expect natin, dito po, ang given ay mga, usually ang pwede natin given dito ay mga general solution. Kapag mag-formulate po tayo ng differential equation, so kailangan, ang given natin dito is, yung general solution. Kailangan natin hanapin yung differential equation na corresponding po sa solution na yan. And then, yung particular solution naman, gagamitin namin, kanibawa, may given sir na particular solution. So, gagamitin lang natin siya para ma-prove kung yung particular solution na yon ay solution talaga nung given na differential or nung differential equation. So, usually, pag particular solution lang yung given, it's more on parang proving kung siya ba ay solution talaga. Pero kung halimbawa magsasolve tayo, kailangan natin yung general solution para magkama po sa differential equation. Okay. When it comes to formulating the differential equation given the general solution, ang isa sa mga pinaka-importanting bagay na dapat magawa nyo is to eliminate the arbitrary constant. Kailangan mawala yung mga C, C1, C2, A or B, depende kung ano yung sinet na arbitrary constant, no? Ayan. So, kailangan pong matanggal natin yung mga yan. So, kung halimbawa, kung may given ka pong y is equal to cx cubed, this is a general solution. Ngayon, anong klaseng differential equation dapat ang ine-expect natin dito? Wala dito sa general solution.
ano po dapat yung expect natin kung ito po yung given na solution. Yan. So, ano ba dapat yung ma-expect natin? Okay? Kapag ganyan yung general solution. So, dapat, expect na natin na dapat ang differential equation na kailangan yung mahanap ay first order. O dapat, naglalaman ng first derivative. So, huwag mo nang tangkain na maghanap pa ng second order. O ng second derivative. O huwag mo nang tangkain na gamitin pa ang second derivative dito. Dahil pag isa lang yung C, hanggang first derivative mo lang pwedeng gawin. O hanggang first derivative ka lang pwedeng mag-derive. So, for this one, ito, tingnan maigi guys ha, kung paano yung step by step. First step, differentiate. Okay. Differentiate. Kunin mo ang derivative ng both sides. Yung y magiging y prime. Yung c, you will just copy. Pero kunin mo ang derivative ng x cube. 3x squared. Second step, kailangan ma-express mo yung c in terms of the all variables. So, kaya yung c magiging y prime over 3x squared. Okay? Next step, substitution. Sa substitute mo yung nakuha mong c na may kasamang derivative doon sa ating given na solution. So, ilalagay mo, instead of yung c, papalitan na natin, y prime over 3x squared. Okay? So, anong next step na gagawin? Simplify na lang po. So, kailangan lang po, ang gagawin mo lang ay i-divide mo lang x cubed divided by x squared. So, ang matitira dito, x, di ba? Ayan. Tapos, yung 3, i-multiply mo lang sa y, kaya magiging 3y. Tapos, yung x dito, i-multiply mo sa y prime. So, then you can have this final answer for this or for this general solution. So, ito na po yung kanya magiging differential equation. So, you can write it as xy prime minus 3y is equal to 0 or xdy minus 3y dx is equal to 0. Sir, okay lang po ba na magkabaliktad sila ng sign? Kunyari yung negative dinala ko sa xy prime, pero sa 3y, ginawa ko siyang positive. Okay lang po yun. Okay? Okay lang yun. Kasi equal naman sa 0 yan eh. Walang kaso yun. Okay? Pag may ano lang, pag hindi siya equal sa 0 o doon, hindi mo po pwedeng i-apply yun. Yung approach na yun. Okay? Ayan. So, nasundan po ba yung number 1 guys? Kung po paano ginawa? Number 1, derivative. Step 1, derivative. Number 2, express C in terms of derivatives and variables. The third one is substitution. Okay, pang-apat, medyo ayusin na lang fix everything. Okay? So yun lang naman yun. Simplify and fix everything. Okay? Yun ang pagdating sa kung paano natin gagawin na galing sa general solution, makukuha natin yung differential equation na corresponding po sa kanya. Okay. Let's go to number 2. Sa number 2, kung titingnan natin, you have 2y squared minus x squared is equal to 0. Ang step na gagawin natin, step number 1, sir, di ba sabi mo, derivative. E di kunin natin ang derivative. Kunin natin, 4yy prime, yung sa 2y squared. O tanda na, pag magde-derive po tayo ng may y, ganito po ang gagawin ha. Yung y squared magiging 2y, di ba? Kasi mumultiply mo sa 2, kaya may 4y. Pero syempre, i-derive mo pa rin yung y. So, derive the y, you will have y prime. Okay? Tapos yung x squared, gagawin natin 2x. O para medyo mas madali, pwede nyo naman siyang gawing ano, para pang differential. So, yung 2y squared, gawin mo siyang 4y dy minus 2x dx is equal to 0. Okay. So, first step, differentiate. Second step, express C in terms of derivatives and variable. Ang tanong, yung second step na yon, magagawa pa ba natin? Yung express natin yung C in terms of X or in terms of X, Y, at saka Y prime, magagawa pa ba natin yun? Ha? Yes or no?
second step, hindi na po. Pero, okay na. Tapos na. Nakuha na natin yung differential equation na kailangan natin. Yun lang naman eh. Basta, kapag halimbawa, hindi natin na-eliminate si C, o saka tayo gumawa ng paraan. But since, dito sa number 2 na to, natanggal na si C, nawala na si C, hindi okay na yan. It's up to you kung gusto nyo pa siyang i-divide sa 2, wala naman din kung kaso. Kasi total, yung right side naman equal sa 0. Okay lang. Kahit na ganyan lang yung sagot nyo, 4yy prime minus 2x is equal to 0. You can also have 4y dy minus 2x dx. Or you can also have this one. Wala pong kaso yan. Kahit alin dyan. Okay? Yan. So, yan po yung sa number 2. So, kapag mag-eliminate tayo ng isang arbitrary constant, medyo challenging, no? Okay? Basta tandaan nyo lang yung mga step na nabanggit ko. Number 1, differentiate. Kunin mo muna yung derivative. Ngayon, in case po na hindi mo natanggal kaagad si C o yung arbitrary constant, express C o yung arbitrary constant in terms of variables and derivatives. Kasi diba sa step 1 eh, meron ka ng mga makukuha ng mga derivatives o differentials, no? Ayan. Okay? And the third step is substitution. So, isa-substitute mo yung nakuha mong C o yung expression ng C doon sa original na doon sa given na general solution. Then pang-apat ay simplify everything, no? Simplify and fix. Ayan. So yun lang naman po yung mga steps na dapat natin gawin kapag mag-i-eliminate tayo ng isang arbitrary constant. In case po na during the process natanggal na si C, ibig sabihin nun okay na. Ayan. Yun lang naman eh. Kailangan lang natin mapalitan si C or mawala si C. Okay, it's either doon sa dalawang yun. It's either palitan mo or madederive siya. Yun lang yun. Okay? Now, for number 3. So, medyo kakaiba ito guys kasi dalawang arbitrary constant. Doon sa number 1 and number 2 example natin, isang beses lang po tayo nag-derive. Di ba? Kasi isa lang yung arbitrary constant eh. Ibig sabihin, hanggang first derivative lang tayo. Pero kapag dalawa na yung arbitrary constant, kagaya nitong number 3, kailangan na natin yung second derivative ng y. Okay, so ano yung ginawa? Get the first derivative of y. Okay, copy mo na yung c1 raised to x. Okay, so pag dalawang arbitrary constant, kunin mo muna yung first and second derivative. Okay? Ayan. So, number 1, pag mga dalawang C na kasama, kunin mo muna yung first and second derivative. So, sa first, ganito po yung nakuha. Ngayon, kung napansin nyo, yung plus C2 e raised to negative X, pagdating sa Y prime, syempre dahil negative X, so binaba yung negative 1, kaya nagkaroon dito ng negative. Then, C2 e raised to negative X. Then, kunin mo yung susunod na derivative, second derivative, yung C1 e raised to X, as is pa rin, pero yung itong negative C2 e raised to negative X magiging plus C2 e raised to negative X. So, first step natin, differentiate until second derivative. Okay? Next step is to do the elimination. So, tingnan natin maigi yung ating mga nakuhang mga first and second derivative. Okay? Kahit yung sa first, no? Tignan natin maigi. So, let's do some elimination. Pero actually, ano yung pinakamadaling technique na pwede natin makita? Tignan natin yung equation o yung expression ng second derivative. Ano po yung napapansin natin dito? Dito sa may second derivative natin. Okay, parehas ng y. Kaya dito, kahit hindi ka na mag-elimination, pwede ka na mag-substitution. Okay? Kung hindi okay yung elimination, pwede kang mag-substitution. Okay? Then after that, ay kapag na-eliminate o na-substitute mo na, nawala na yung C1, C2, then saka mo na siyang ayusin. Okay, ayusin na. Simplify everything. So, yun lang naman guys. Yun lang naman ang mga kailangan natin gawin dito eh. No? Elimination or substitution. Then pag okay na, pag nawala na yung C1, C2, then simplify. Ayusin na lang ng konti. Okay?
So kaya mangyayari, second derivative of y will be equal to y. Or you can express as like this. Pwede mo siyang isulat na parang ganyan. Okay, ilipat mo lang yung y sa left side, magiging negative y siya. Okay? Ayan, sa number 3. So let's go to the next item. Ito, tingnan natin ha, kung maiintindihan natin lahat. Number 4. Okay. We have y is equal to c1 e raised to 2x plus c2 x e raised to 2x. Ayan. So parehas may e raised to 2x, kaya lang pinagkaiba lang yung isa may x na nakamultiply sa e raised to 2x. Okay. So again, ang gagawin lang po natin, differentiate hanggang makarating ka ng second derivative. Okay, ngayon tingnan natin ha, maigi. Ito ha, say natin. Yung first term ng left, ng right side. Okay, yung first term nung nasa kanan. Yung c1 e raised to 2x, ayan na siya. Tapos yung pangalawang term naman sa left, sa right side. I mean, pangalawang term sa right side, dinifferentiate natin gamit ang product rule. Okay, don't forget pa rin yung mga formulas natin sa derivatives ha. Okay? Then after that, medyo ayusin lang po natin ng kaunti. Pero, kung mapapansin natin, no? Itong first and second term nung nasa right side ng y prime, ano po yung napansin natin? Anong napansin natin dito? Dito sa first and second term ng right side ng y prime. Ayan. Okay? Right side ng equation na naglalaman ng y prime. Kung titingnan natin, 2c1 e raised to 2x plus 2c2x e raised to 2x. Kapag pinactor out yung 2, just like this, ano pong mangyayari? O ano ngayon, sir, kung nag-factor out ka ng 2 dyan, bakit hindi mo sinama to, sir? Eh, wala namang 2 kasi. Okay? Ayan. So, pinactor out natin yung 2 dito sa dalawang to. Ano po yung napansin natin? What have you noticed? And ano po yung napansin natin? Ha? Ha? Ayan. Ano po yung napansin natin? Yes, again, meron na namang same as y. So kaya itong naturang expression na to, magiging ganito na siya, guys. Ayan o. Di ba, mas pinaigsi. Mas okay na yung pinaigsi para mas madali. So kaya itong equation na ito, itong y prime, magiging equal na siya sa 2y na c2 e raised to 2x. Para madali na lang yung pagkuha mo ng second derivative. Ayan o. Okay? So y double prime will be equal to 2y prime plus 2c2 e raised to 2x. Ngayon, magkakaroon tayo ng dalawang equation. Okay. So, nagawa na natin yung substitution. No? Kaya lang, hindi pa tapos. Kasi, hindi pa natin tuluyang natanggal yung c2 na ito. Okay. Ngayon, I will ask you, paano natin tatanggal yung c2 dito? Dito sa dalawang equation, ano kaya yung pwede natin gawin? Para matanggal natin yung c2 na yan. Divide? Hindi yata pwede. Hindi yata pwedeng divide eh. Ano ba yung kailangan natin para matanggal yung c? Anong method? Diba elimination or substitution? Hindi gawin natin ulit. Hanggat hindi natatanggal yung c, patuloy ka lang mag-elimination or mag-substitution. And tanong, paano mo nga gagawin dito, sir? Diba equation to, diba? Naalala nyo yung ano? Sa system of linear equation. Naalala nyo yun? Sa systems of linear equation. Anong usual na ginagawa natin doon? Diba? Para makuha natin, kunyari, x and y. Diba? Maghahanap ka ng two equations, two unknowns. Dalawang equation, dalawang unknown. X and y, kunyari. Diba ang ginagawa lang natin? Minsan ginagawa natin elimination o di kaya substitution. Pero dito guys, sa pagkakataong to, sa example natin, alam niyo kung yung pinakamadali?
is by elimination. Okay, ngayon tignan natin maigya kung ano nangyari. Yung equation number 2 natin, as is lang. So, wala tayong ginalaw dun sa equation number 2. Balikan natin ha, yung equation 1 and 2 ha. Ito yung equation 1, ito yung equation number 2. Sa equation number 2, wala tayong ginalaw. Pero sa equation number 1, anong ginawa natin? Anong ginawa natin sa equation number 1? Again ha, ibalik ko sa equation number 1 ha. Yan ha, ito, equation number 1, y prime is equal to 2y plus c2 e raised to 2x. Yan yung equation number 1. Anong ginawa natin dito? Yes, tinimes sa negative 2 ang equation number 1. Yung po ang ginawa natin, guys. Multiply ang equation number 1 sa negative 2. Pero bakit negative 2? Para pag inad natin siya dito sa by c2 e raised to 2x ng equation number 2, cancel. Kaya po, negative 2 ang ginawa natin dito. Okay? Para ma-cancel. Ngayon, o cancel na yan. Cancel ha? Cancel. So ngayon, yung mga natitira, syempre, ang gagawin lang natin dahil ang dating lang po, parang pinag-add lang natin, di ba? So, i-add mo lang din. Yung mga nasa left side, pag-add mo lang. Negative 2y prime plus y double prime equals lahat ng natira sa right side, pagsamahin. Negative 4y plus 2y prime. Okay? Then, after that, simplify mo na. Ayusin mo na. Okay? So, yung ating negative 4y at saka 2y prime, ilipat lang natin sa left side so that it will become like this. Ayan. Ba, nagkama pa rin tayo sa second order kasi dalawa yung arbitrary constant na meron dun sa general solution. Okay? Now, ito, tingnan natin kung kakayanin nyo pa yung number 5. Diba kanina yung number 3, diba kung napansin nyo yung number 3 natin kanina, magkaiba yung exponent ng e. Dito, magkaparehas yung exponent ng e. Ito kaya, paano kaya kung may cosine at sine ng kasama? Okay. Again, ganun lang ulit ang gagawin natin. Kunin mo ang first derivative. Ang first derivative ng e raised to x, c1 cosine x, plus c2 sine x, pamamagitan ng product rule ay ito. So, ang ginawa lang natin, dinerive mo si e raised to x, derive e raised to x, syempre, yung pa rin, di ba? The same pa rin, e raised to x pa rin. Tapos, copy yung c1 cosine x plus c2 sine x, plus, copy e raised to x, i-derive mo yung c1 cosine x, magiging negative c1 sine x, at yung c2 sine x, magiging c2 cosine x. Ngayon, para medyo mas convenient yung pagsosolve, pwede na natin tong itong first term dito sa my right side ng equation, pwede natin siyang gawing y. Alam mo, madali. Diba? Kasi, kung mapapansin mo ito, equal lang siya dito. Oh. Ayan, oh, parehas lang. Oh. Kaya pwede mong gawin yan. Ngayon, yung isa, eh wala kang maisip na equal dyan. Kundi, yan lang. So, kumbaga, copy mo lang din yan. Okay. Ngayon, kunin mo yung equation number 1. So, ito yung magiging equation number 1 natin. Ngayon, para makuha yung equation number 2, kailangan i-derive mo ulit yung equation number 1. Kunin mo ang derivative ng equation number 1. Kaya magiging ganito na siya. Okay? O ngayon, gagawin natin ang elimination. Ano kaya yung pwede natin gawin? Ano ba yung kailangan natin i-cancel out dito? Ito ba tayong kailangan maka-cancel out? So ito. Ito siya. Oh. Yung e raised to x times negative c1 sine x plus c2 cosine x. Meron din yung kabila. Oh. So ang pwede natin gawin guys is yung equation number 2 pwede natin gawin i-multiply yan sa saan? A negative 1, yes.
i-multiply ang equation number 2 sa negative 1. Para pag may negative na ito, pag dinagdag itong equation number 1, cancel out. So ganito na po ang mangyayari dyan. Okay, ganito na. Okay. Yung y prime, galing po yan ng equation number 1. Yung y double prime, galing ng equation number 2. And since minultiply natin sa negative 1, so kaya nagkaroon siya ng minus dyan. Okay. Yung y, galing po ito sa equation number 1. Pero itong the rest na nasa right side, galing po yan sa equation number 2. Yung y prime na nasa equation number 2, naging negative y prime. Dahil nga, minultiply nga natin yung equation number 2 sa negative 1. Then, ito, bago i-multiply yung negative 1, negative 2, di ba? Yung e raised to x c1 cosine x plus c2 sine x. Pero, dahil minultiply sa negative 1, naging positive siya. Okay, tapos pinag-add na lang. Okay, ngayon, again, ulitin mo lang yung substitution. Kasi ito, ito ay magiging equal na sa y. Ayan o. Equal siya sa y o. So parang tuloy-tuloy lang yung pagsasubstitute mo hanggang sa mawala yung c1 at c2. Then, pag nawala na sila, then ayusin mo na yan para makuha mo na tong answer na ito. So algebra transposition lang po yung gagawin natin para maayos. Okay, ito naman. Kanina kasi, di ba, given yung general solution, no? Okay? Ngayon, kung ang given naman is particular solution, pero syempre, ang gagawin na lang natin dito is to verify if this function is really a particular solution of this differential equation. Ngayon, syempre, dahil meron tayong given na differential equation, kailangan kunin mo yung second, or kunin mo kung ano yung mga kailangan nito ng ano, kung anong meron dito sa differential equation mo. So, kailangan makuha mo yung second at saka first derivative. So, kaya ang ginawa natin, yung given na function na i-check natin kung siya ba ay particular solution ay kukunin natin ang first and second. Then, what's next? Isasubstitute na lang natin itong mga nakuha nating first and second derivative. Ganun din yung y dito sa ating given na differential equation. Diba ito yung equation natin? Y double prime plus y prime minus 6y. Substitute natin dyan. Yung y double prime, ito siya. Tapos yung y prime, ito siya. Tapos, minus 6 times yung y. And then, it will result to 0. So kapag nag-match yung function o yung kanya mga function at saka yung kanya mga derivative dun sa given na differential equation, ibig sabihin, particular solution po talaga ng differential equation na yan. So if you're going to practice itong mga other examples, well, sa number 2, ang gagawin mo lang naman, since meron ka ng y, ilalagay mo na lang yung y dito. So yung y magiging x squared plus 4x. Okay? Pero kailangan makuha mo muna din yung first derivative ng y, since you have y prime here in this equation. So kaya kunin mo yung derivative niyan. Ano po bang derivative ng x squared plus 4x? Ano bang derivative niyan? Diba ang derivative niyan is 2x plus 4, diba? Okay. Ngayon, i-substitute mo lang siya dito sa ating equation or sa ating given na differential equation. So you will have x times x times 2x plus 4 is equal to x squared. Then plus kung ano man yung y, ang y mo is x squared plus 4x. Ayan. So pag inayos mo yan, magkakama ka lang na magiging equal yan. Okay? Ayan. Sa number 2. O, sa number 3 naman. O, sa number 3, you have this function. Tapos, meron ka lang dito sa differential equation natin, y prime. So, what you're going to do is to get the first derivative. Ano po bang first derivative niyan? Y prime, I think this will be equal to ano? Kasi gagamit ka ng product rule dito eh. So, x plus 1, pag kinuha mo yung derivative niyan,
it will become x plus 1. Ano ba ang derivative ng x plus 1? 1, no? So, kaya magiging ano lang siya, e raised to negative x. Okay? Tama, no? E raised to negative x. Yung matitira, no? Since yung derivative nga ng x plus 1 is, tag dito, 1, no? Yan, e raised to negative x. Yan. Tapos, kunin mo naman yung derivative ng e raised to negative x. So, iwala minus e raised to negative x. Or sabihin natin, x plus 1. Lagi dito yung x plus 1. No? X plus 1. Okay, dugtong ko lang. Tapos mo na lang to, guys. So, well, kasama yung y. So, y prime, i-substitute mo yan. Tapos, plus yung y, no, na plus 1 e raised to x, then minus e raised to negative x. Ayan. Sa number 4 naman, so, you will have, ato, y is equal to e raised to x cosine x, no? So, pag kinuha mo yung first and second, I think, the first derivative will be times e raised to x. Tapos cosine x, tapos minus e raised to x, tapos sine x, no? If I'm not mistaken, no, Rapid? Medyo mahaba yan kasi isa-isa yan eh. So, you will have mga ano siguro, tatlong terms yata yung mabubuo mo dyan. So, pero try na natin siyang kunin. Sige. Yan. Yung y double prime niya will be what? Ano ba magiging y double prime? So, i-derive mo lang itong e raised to x cosine x. So, it will become kailangan po guys ha, practicein natin ang pag-derivative ha. Tapos minus e raised to x, x. Ayan. Tapos yung sa may e raised to x sine x naman, so you will have e raised to x sine x. Okay, then plus e raised to x cosine x. No? Ay, hindi nag-cash siya. Tak. Lang natin. Na, ayan. Ayan. So e raised to x cosine x. Ang ating ano, di ba? Magiging second derivative. Then, of course, ayusin na lang natin yan. I think magiging ano to? Magiging isa na lang ata. Isang term, no? Tama, no? Magiging isang term na lang siya. Magiging isang term na lang siya. Yun. Magiging negative 2. If I'm not mistaken, no? Tama, no? Ang gano'n yata yung mangyayari. Negative 2 e raised to x. Ayan. Sine x, no? I think yan na lang ata magiging ano. Tapos isa-substitute mo na lang po siya dito. So, together with yung y prime at saka yung y. Then, ayun na. Makukuha nyo na po yung ano. Mabiverify nyo na kung yan ba talaga ay general or particular equation. So, yan. Mabiverify nyo na kung siya ba ay particular solution po. Okay. So, now, let's go now to the families. So, actually, dito, kinakailangan po na maging familiar po kayo dun sa mga iba't ibang functions or sabi natin yung mga iba't ibang general forms or I mean standard form rather ng mga iba't ibang curves. And of course, syempre dito, maghahanap kasi tayo ng mga differential equation. So gagamitin natin si differential equation para mahanap natin yung iba't ibang families ng curves. Yan. So let's have this one, guys. No? Okay? Kaha. Okay.
gonna have this one. Okay. Okay, so balikan natin yung ilan sa mga general form, okay? Ng mga or standard form rather, ng mga standard form. Standard forms of equations of equation of curves. And equations of curves. Ayan. Okay? So babalikan natin 'yan. Okay. Line. Ayan. Ano po yung standard form ng equation ng standard form there? Ayan. Okay, ano po yung kanyang standard form? That is, kung alam nyo po, you have y equal to plus b. Okay? Wherein, yung m is slope, yung b, y-intercept. So dito kasi minsan marami po kasi iba't ibang pagkakabilis of curves depende po sa kung ano yung given usually. Basis equation. Now, next one is circle. Let's have the circle. Okay, ano po ang standard form pagdating sa circle? Standard form of the equation. X minus H squared plus Y minus K squared equal to R squared. Okay? So, basically, H natin dito is yung H and K natin dito. Yung H and K ang nagre-represent bilang center ng circle. While yung R, siyang nagdidictate naman ng radius. Okay? So, ayan ha. So, please take note itong mga sinasabi natin ngayon. Okay. Next one. Let's have parabola. Okay. Ngayon, sa parabola, may dalawang klase ng equation, di ba? Okay. Sa A, so meron tayong tinatawag na horizontal. Okay, another one is yung vertical. Ayan, kung nakapag-stem po kayo at nakapag-pre-calculus po kayo, ayan, so I hope naalala nyo pa to. Pag sinabi natin horizontal yung parabola, ibig sabihin po nito is either naka-ano po siya, naka to the left or to the right. Ibig sabihin, nakabuka o naka-open yung parabola either sa left or sa right. Sa vertical naman, either upward or downward, no? So, either nakababa or naka-open po siya downward or naka-open upward or downward, no? So, ulitin lang po natin, no? Again, yung sa equation of the line, you have y is equal to mx plus b. Okay, yung sa number 2 naman, yung sa circle, ayan, x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Then sa parabola, we have the horizontal and the vertical. Ang tanong, ano yung general form or standard form yan, pagdating sa mga ganyang klaseng parabola? Sa horizontal, we have... No. Okay. Sa horizontal, we have y minus k squared equals plus or minus 4a multiplied by x minus h. Okay? Yan. X minus h. Yung kabila naman po, you have x minus h squared pag vertical or negative 4a times y minus k. Okay. O, palatandaan natin. Ano yung h and k natin dito? No? Ano ba yung h and k dyan? What does h and k stands for? Ang ibig sabihin po ng H and K ay, di ba, ano yun? Hindi siya center, ha? Kundi, vertices, or I mean, vertex. Okay? While yung A, ang tinatawag nating focal length. Okay? Yan.
So usually guys, pagdating po dun sa paggawa ng ano, differential equation of the family of curves, usually pag mga ganito, usually ang constant dito, syempre itong mga ayan, m, yung b, yung h, yung k, yung r. Ayun, pwede kaya yung a. Usually sila yung mga arbitrary constants natin dito. Okay? So yan po yung pagdating sa parabola. Pang-apat is yung sa ellipse. O ano naman yung sa ellipse? O meron din tayo dalawang klase. Meron tayo yung kanyang major axis ay nasa x-axis or horizontal, o dikaya naman kapag vertical. So kung naalam niyo na, so major axis is horizontal. Okay? If still remember, diba yung sa ellipse, diba yung parang siya naka-horizontal, no? So you have x minus h over a squared plus y minus k squared over b squared equals 1. That is the general or standard for the equation of the ellipse if the major axis is horizontal. Yung letter B naman, kapag ang major axis natin is vertical, so you have x minus squared, but this time over b squared plus y minus e squared over a squared is equal to 1. So take note lang natin, no, yung ating h and k dito ay center ng ellipse, no? Tapos yung a, it stands for semi major axis, no? O yung haba ng kalahati ng major axis, no? Yan. Tapos yung letter B naman is yung semi minor axis. Yan. So yan lang naman po yung kailangan natin tandaan pagdating po sa mga iba't ibang standard forms ng equations of lines and curves. Yan. Okay? So, ayan, ha? Ayan po. Now, i-apply na natin siya dito sa ating mga examples natin. Okay? Ayan. So, pag sinabi natin focus o yung A, that is the distance between the focus and the vertex ng parabola. Okay? Now, let's have our first example. Find the differential equation for the families of or family of concentric circles whose center is at 0, 0 or the origin. Yan. Okay, ano ba yung pag sinabi natin concentric circles? Pag sinabi natin concentric circles, pare-parehas lang po sila ng center pero magkakaiba po ng radius or radii. So what we are going to do is to use yung equation natin ng circle. O kung babalikan natin, again, x, quantity x minus h squared plus quantity y minus k squared equals r squared. But since ang center natin o yung h and k natin ay 0, 0, ayan, 0, 0, ayan. So, ibig sabihin yan, ganyan lang po yung magiging ano natin. So, h natin 0, yung k natin is 0. So, kaya naging ganyan lang po siya. Okay? So, bali, ang ginamit again dito, yung standard form ng equation ng circle. Okay? Yan ha. So, kailangan nyo rin pong balikan yung mga topic na yon. Okay? So, sa pagkakataong to, since ang natitira na lang ay x, y, at saka r, so yung r, siya po ang magsisilbi bilang constant natin. Okay? Yung radius. So, what we are going to do is to differentiate both sides, x squared magiging 2x dx plus 2y dy. No, yung y squared magiging 2y dy. Yung r squared magiging 0. And then, pwede mo siyang isimplify by divide it by 2. So, ito na lang po yung matitira. Okay? Or pwede rin po na ang sagot mo dyan can be pwede rin pong x dx plus y dy is equal to 0. That is also another answer for this particular families of curves, no? Ayan po. Okay? For letter B, so parallel lines represented by this
equation, y is equal to 2x plus c. Okay, I have a question. Ano ibig sabihin ng 2 dito? Ano ibig sabihin ng 2 dyan? Ha? And ano ibig sabihin ng 2 dito? So, ang ibig sabihin ng 2 dyan is the slope. Ngayon, yung C natin is yung y-intercept. So, syempre, ito, pinakamadali lang naman po itong gawin. So, all you have to do is differentiate lang. Basta, ano lang guys, sundin lang po natin yung ginawa natin kanina. No? Yung differentiate, okay, then elimination and substitution kapag hindi pa po natanggal si C. So, ganun lang po. Okay? Ayan, so ito na lang po yung mangyayari. So, magiging dy over dx is equal to 2 or dy over dx minus 2 is equal to 0. Or pwede rin mo siyang isulat na ano? Pwede mo rin po siyang isulat na ano? Or dy minus 2dx equals 0. Yan. Pwede rin po yan. Okay? Now, let's have the next example. Let's go to parabola. Now, the question here is, find the equation or the differential equation of family of parabolas having vertex at the origin whose axis is parallel to x-axis. Okay, ganito yan, no? Pag sinabi nating ang axis is parallel to x-axis, ibig sabihin po niyan, yung focus mo o yung foci ng mga parabolas na involved dito ay nasa x-axis. So, ibig sabihin, kung ang focus mo ay nasa x-axis, pag yan ay drawing mo, ibig sabihin, ganito po ang itsura niyan. Ibig sabihin, ang ating parabola natin dito, kapag ang axis is parallel to x-axis, ay mga horizontal po. Mga horizontal po, bale, yung type ng parabola na meron tayo. And then, of course, gagamitin natin yung equation o yung standard form pagdating po sa equation ng horizontal parabola. And that is y minus k squared is equal to plus or minus, yan, plus or minus 4a, so hindi ko na po ilalagay yung plus or minus, basta 4a, or pwede ko na nga siyang gawing, ano eh, parang constant, diba? Times x minus h. Yan. So dito, ang mangyayari din, dahil lang vertex natin is origin, no? So ibig sabihin, yung h and k mo, parehas 0. Kaya ang naging resulta, naging ganito siya, yan, no? Naging y squared is equal to 4ax. So guys, no, parang ituring lang natin na si 4a ay constant. So parang, let's say, pwede mong gawin, itreat mo si 4a as letter C or as constant C. Para mas madali sa yung magkuha ng differential equation. So pwede mong gawing option para hindi ka malito dun sa 4a, pwede mo siyang gawing y squared is equal to cx. Yan. Then all you have to do is, let's say, kunin mo yung differential ng magkabilang side, yung y squared maging 2y dy, yung x magiging dx. Then kailangan lang po is, express lang po natin yung constant in terms of variables and derivatives. So kaya yung 4a, magiging equal na lang siya sa 2y, y prime. Or magiging 2y dy dx yan, no? 2y dy over dx. Then after that, do the substitution. Ayan, isubstitute nyo siya. Yung 2y y prime, isubstitute kay dun sa c or dun sa 4a. Kaya ito po ang magiging resulta naman. Y squared is equal to yung 4a, again, naging 2y y prime. Okay? So parang from 4a, ginawa natin siyang 2y y prime, no? So yun po ang nangyari, no? Change 4a to 2y y prime base dun sa nakuha nating dun sa ating pagdi-differentiate. So then ayusin mo na lang po yan, so cancel or divide both sides by y, kaya magiging y is equal to 2y or 2xy prime or magiging 2x dy minus y dx is equal to 0. So that is the equation
or the differential equation for the family of parabolas having vertex at the origin whose axis is parallel to x-axis, or simply mga horizontal parabolas. Okay? Now, for letter D, dito naman, given naman ay y is equal to a sine of sa pagka, well, yung kanina, no, kanina kasi puro lang tayo isa ang arbitrary constant, eh. So yung a, b, and c, puro lang po ano yun, isang arbitrary constant ang meron. Pero this time, meron po tayong dalawa na arbitrary constant. So sa pagkakataong to, we have a and b are arbitrary constant. At dahil dalawa yung arbitrary constants natin, ibig sabihin yan, kailangan kunin mo yung first derivative at yung second derivative. And then, take a look at the difference. Or tignan mabuti, be observant. Nung nakuha mo yung second derivative, which is negative a sine x plus b, siya po ay parang kagaya lang din po dun sa ating given. Kaya lang, ang pinagkaiba lang is may negative. Kaya yung a sine x plus b naging y. Pero, na-retain lang po yung negative. And then, you will arrive with this differential. So, for the ellipse, no, having foci on x-axis and the center at the origin, of course, pag sinabi natin ang foci ng ellipse ay nasa x-axis, ibig sabihin lang po niyan, ang major axis mo ng mga ellipse mo is horizontal. And of course, since ang center natin is at the origin, so it will become h is equal to 0 and k is equal to 0. Now, of course, we are going to consider po yung standard form of the equation of ellipse, which is yung x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equal to 1. At dahil po yung h and k natin ay pareha 0, kaya ito po yung naging resulta. For the ellipse, having a major axis or having yung major axis is horizontal, no? Or horizontal major axis. Now, para ma-solve natin to, what you are going to do is, kailangan natin matanggal yung denominator. So, para matanggal natin yan, so we will just multiply yung buong equation dito sa LCD niya na a squared b squared, o yung tinatawag natin na least common denominator. So, it will become like this. Okay? Then after that, differentiate both sides. So, yung b squared, syempre, at saka yung a squared, since constant sila, kaya parang as is lang. No? Isusulat lang natin. So, yung derivative po ng x squared, 2x. Yung y squared is 2yy prime. And yung derivative naman po ng a squared, b squared ay 0. And then, what's next? Since hindi pa po natin natanggal yung constant, so what we are going to do is to make a separation. Kumbaga, lahat ng constant, ilalagay natin sa left, sa right side constant, like yung variable at saka derivative, ilagay natin sa left side. But of course, make sure po na ano ha, yung sa may mga 2, okay, make sure na maayos din po yung pagkakaano. Although nagkataon lang po kasi na na-cancel out yung 2 dito eh. Na-cancel out kasi siya kasi para silang may 2, di ba? And then after that, kapag na-separate na po natin lahat ng constants at yung lahat ng variables with derivatives sa magkabilang side ng equation, so pwede na po natin kunin ang derivative ng bawat isa. So yung derivative ng left side, ginamitan lang po natin ng quotient rule at ng product rule. Okay? Then yung right side naman, dahil constant nga yan, kaya magiging 0. At dahil x squared na po yung denominator, so i-multiply lang natin both sides by x squared, then, syempre, magiging 0 lang siya dito, di ba? Pag minultiply sa x squared, yung sa right side. And then, you will have this one. Okay? Dito, guys, maging maingat lang kayo ha, sa pagkuha po ng derivative. Okay? Maging maingat lang. Ayan ha. So, yun lang naman yung reminder natin. Now, for our last problem, so let's have the equation or differential equation of the family of circles having center on the x-axis and the radius of 1.
So, since ang given dito, dahil ang center mo ay nasa x-axis, ang k mo ay 0. So, your k will be equal to 0. Then, yung h mo, ayan, then r is 1. Ngayon, ito po yung ating magiging general form or standard form rather. So, you have x minus h squared plus y squared is equal to 1. So, sa pagkakataong to, si h po ang magiging arbitrary constant natin dito. So, ibig sabihin, dahil isa lang yung arbitrary constant natin, ibig sabihin, first order differential equation lang dapat ang meron tayo. So, ngayon, kunin natin ang derivative, 2 times x minus h, para dun sa x minus h squared, yung y squared, 2yy prime, then equals 0, dahil 1 lang naman to. Okay? At dahil hindi pa po natin tinatanggal yung h, hindi pa natin siya na-eliminate, kinailangan natin na express yung h in terms of variables and derivatives. Then from that, okay, yung parang kanilang ginawa natin kanina doon sa first example natin sa elimination of arbitrary constant. So yung h o yung constant, yung equivalent niya, sinubstitute natin dito sa given natin. So substitution. So sinubstitute natin siya dito sa given na equation. So you have this one. Ito yung h, oh. Si x plus yy prime, yan yung h natin eh. So binalik lang natin siya doon sa original equation na ginawa natin. And then, simplify it, x minus x to become 0. Tapos yung yy prime, kahit na naka-negative man yan, pag in-square mo yan, it will be like this one. Okay? Then, ayan na siya. Okay? So yan na po yung magiging answer natin for this question. Ayan, tama po ba? Or I think it should be 1. Ayan. Okay? So ito po dapat yung maging ano. Okay? Pang natin. Okay? Correct equation natin. Okay? Okay? That's the end ng ating lecture natin for today about po sa introduction to differential equation.